Yo, kumusta mga kahabi? Ito na naman tayo sa ating rehouse episode. Pero ang bago ang lahat, gusto ko munang batiin itong mga nagpapa-shoutout sa atin na to. So, ayun. Mag-set up muna tayo kasi nakagawa ko ng isang bagong enclosure. Clear acrylic pa rin. Ito siya, kunin natin. Okay. Yan. Bongga. Mga kahabi, ang sukat nito ay ayan. 7, almost 8 inch ang kanyang haba. Tapos ang kanyang lapad ay 4 inches. Yan. Tapos ang taas nito, mga kahabi, ay 5 inches. Yan o. Oh. So, almost 8 by 4 by 5 ang taas. So, ayun na nga. Set up muna natin to. Kasi ang ililipat ko dito ay isang heavy weber. Masapot na gagamba ang ilalagay natin dito. Yes. Yung isa sa mga juvenile females ko na nandyan. So, ito nga pala. Pagkalagay ko ng hinges, pinutol ko yung screw. So, medyo matulis siya. Lagyan natin ng hot glue yan. Para hindi niya masugatan ang ating SP sa loob. Yan. Lagyan mo lang yan ng hot glue. Itong iba nilagyan ko na eh. Ito kasi ano eh. Para mapakita ko sa inyo. Nilagyan ko ng iba. Ito rin. Lalagyan din natin sa loob. So, patuyin lang natin yan. So, mga kahabi, ito ay isang front opening lang. Front opening lang to with magnet. Bakit? Dahil nga heavy weber siya, finix ko tong taas. Okay, fixed na yung taas na yan. Para, in case na saputan niya yan lahat, hindi na magagalaw. Okay? Kasi, ganyan talaga. Pag heavy weber ang species mo, dapat hindi mo nagalaw yung taas. Usually kasi mag-web yan hanggang sa pinakataas. So, dito lang. Tapos, yung mga anchor points natin, i-aalis natin sa harapan. Kaya ako gumawa ng ganito, okay, lalagay lang natin yan dito sa likod na parang paganyan. Yan. Para yung anchor points niya, mostly nandun lang sa likod, wala sa harap. So, dikit na natin to. Yan, para kung mag heavy web siya, dyan lang sa loob. Okay. So, patuyin lang natin ng konti. Tapos, lagyan na natin ng substrate. Ayan, ayan mga kahabi, yan lang yan na front. Front opening lang siya, wala siyang top. So, lagyan na natin ang ating substrate. Ayun. So, tingin ko sapat na tong ganito karaming substrate. So, mga kahabi, nagtataka kayo bakit puro rehouse ang aking mga videos ngayon. Una sa lahat, naglalakihan na yung aking mga species. Okay. At pangalawa, yung iba ay madudumi na ang kanilang enclosure. So, part na rin ng maintenance natin na i-rehouse natin yung mga ano nila. Mga enclosures nila. So, packed lang natin to. So, yan. So, yan. Meron siyang anchor points dyan.
Yun. Tapos linis-linis lang ulit pag may time. Yan. Press mo lang maayos para, kasi itong ating species na ililipat dito ay medyo may pagka fossorial. Okay. Tapos ano pang gagawin? Mist natin. Yun. Yan. So, tabi na natin itong hot glue. Hindi na natin ko kailangan. Ito na yung magiging setup niya. Yan. Stick, diba? So, tara na. I-rehouse na natin yung gagamba. So, ayun na nga mga kahabi. Ang i-rehouse natin ngayong episode ay itong si Ringo, ang ating juvenile female na Monocentripus bulvuri. Yes, ang M-bulf. Bakit ko siya gustong i-rehouse? Kasi mga kahabi, nagkaroon ng mga fruit flies sa kanyang enclosure. At hindi ito maganda para sa SP. Sa totoo lang, nasa mga 1 month mahigit na siyang gusto kong i-rehouse. Simula nung nakitaan ko ng mga fruit flies sa kanyang enclo. Pero try natin kung mapapalabas natin siya. Nilagyan ko kasi ng bark yan. Ngayon di ko alam kung kaya natin siyang, ayun na, nakita ko na siya. Nandun siya sa likod. Ayan. So baka mag-bolt to. Mahirap na. Ang gagawin natin, itatapat natin siya sa bago nating. Uy, ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Bolty, bolty old worlds. Guys, kailangan natin kumuha ng tub. Wait lang. Set up tayo ulit. Ayan na nga. So, safety first tayo. Safety first. Gaya ng gagawin ko, patutuloyin ko dun sa kabila. Ganyan. Patutulayin natin sa kabila si Ringo. Mahirap na kasi baka mag-bolt siya. Old worlds tong mga to. Super bolty. Ayan na siya, oh. Yung mga ganyan. Dapat ka ng kabahan. So, awa ng Diyos, madulas lang siya dito. Hindi niya kayang mag-bolt. Ito na. Lipat ka na doon. Ayan. Poke and pray. Yun. Diyan ka na. Diyan ka na rin ko. Yan. So, sarado na natin yan. At sana'y hindi na siya mag-bolt. Okay. Ayos. Suwabe yung suwabe. Ayusin muna natin to at gusto natin siyang makita ulit. Yan, pwede pa natin gamitin tong enclosure na to sa ibang SP. Linisin lang natin next time. Okay, wait lang. Ayun na nga mga kahabi, ayun na nga, ito na si Ringo at sa kanyang bagong enclosure. Ilagay muna natin yung pangalan. Ito muna, ito na. Yun. So female talaga yan. Shoutouts nga pala dito kay Arvin Dalican. Siya yung nakapag-name nitong
si Rinko nung nagpa-game ako last year. So, ayun na, mga kahabi. Ito na ang kanyang bagong enclosure. Taas natin. Ayan na siya. Diyan. Okay, ayun yung mga anchor points niya. So, ayun si Rinko sa likod. Diba? Kitang-kita na natin siya. So, ayan. Close up, close up, close up. Yan, si Rinko ang ating monocentropous Balfouri juvenile female. So, hopefully, ma-enjoy niya rin itong ating binigay na enclosure para sa kanya. Clear acrylic yan, di ba? Bongga. So, ayun na, dito na nagtatapos ang ating vlog. So, mulit-mulit, maraming salamat. Have a good day and God bless.